Naitanong ko lang po, bakit po kayo nang iwan o kayo po ang iniwan? Ako na po nang iwan. Kayo na po nang iwan, okay. Unang asawa niyo po siya? Pangalawa po. Yung una po, oh. Indian lang po. Magkamag-anak lang din po yon. Eh, babaero naman po. Iniwan po lang din. Nung ilang taon po, apat na taon bago po ako nag-asawa, hindi nakilala po ako. Ito na din, ama po niya. Magpinsan lang din po sila. Hindi ko po alam. Ano po? Magpinsan po sila sa side po ng mga angkan po. Hindi ko po alam na magpinsan. Hello guys, magandang hapon po. So, kasama pa rin po natin si Ate Laika, ang ating Good Samaritan. So, tapos na po kami sa unang inilapit niyo sa atin. So, papunta po tayo sa... Diyan po kay Ate Marlene po. Isa pong single mom din po siya. Nagtitinda po ng gulay din po siya. Okay, so ready na po ba kayo? Ready na po, sir. So, let's go! Opo, dahan-dahan kayo ha, baka maano kayo. Magandang hapon. Kasama po natin ngayon si Nanay Marlene po. Si Nanay Marlene. Opo. Nasaan po yung asawa niyo? Wala na po akong asawa. Nasaan po siya? Ano po, niwa ko na po kasi sinasaktan na po ako. Okay, mamaya na po yan ha. Opo, ang kasama po natin yung mga anak niyo. Opo, yung tatlo. Opo, sinong panganay? Eric po. Ano? Si Warren po. Si Kuya Warren, ilang pong taon? 9 po. 9, ang galing. Magaling sa school? Opo. Magaling? Wow, okay. Tapos susunod, si Kuya? John William ka. Si Kuya, John ilan? William. Ilan taong ka na? 5 po. 5. Okay, magaling sa mga module? Wow! Sige, meron kang regalo. So, ang susunod, si ate. Anong pangalan ni ate? Romaline. Ilan taong ka na? 3. Naitanong ko lang po, bakit po kayo nang iwan o kayo po ang iniwan? Ako na po nang iwan. Kayo na po nang iwan, okay. Unang asawa niyo po siya? Pangalawa po. Yung una po, Indian lang po. Magkamag-anak lang din po yon. Eh, babaero naman po. Iniwan ko lang din. Wait nga lang po. Pwedeng pakwento, Nay? Yung una po, ako na po nang iwan kasi po, buntis po ako dito. Meron po siyang binubuntis na iba. Mga anak na po ako, tapos meron po siyang inaasawa. Mga anak na rin po, kasabay ako lang din po. Kaya po, ginawa ko. Nag-decision na rin po ako na umalis na lang po sa lugar nila. Kasi po, andun na rin po yung asawa niyang pangalawa. Tapos, nung ilang taon po, apat na taon bago po ako nag-asawa, may nakilala po ako ito, naging ama po niya, magpinsan lang din po sila. Hindi ko po alam. Ano po? Magpinsan po sila sa side po ng mga angkan po nila. Hindi ko po alam na magpinsan. Meron pong pangalawang asawa? Opo, eto pangalawa ko na. Ito po yung isa ama niyan. Ito po ibang ama. Okay. Tapos yung pangalawa po na itong ama, nagtitinda-tinda ako. Pag uwi ko, nasabihin sa akin, ba't eka eh, ang tagal-tagal mo magtinda. Siyempre po, di pa napakahirap po magsunong ng gulay ko na ang dala-dala mo, 30 kilo. Yun po ba, napakahirap po sunungin sa batsyalan po nun, di ba po ba? Tapos sasabihin pa sa akin, kayong pambiling sigarilyo, kayong pambiling gin. Siyempre, bibigyan ko. Kasi naman po, masaktan ako. Pagka wala ko kayong binibigay na pera sa asawa nyo, sinasaktan po kayo? Eh, hindi naman po. Kumbaga, makikiinom po siya sa ibang barkada. Tapos pag uwi po, pagtitripan niya po yung mga anak ko. Paano pinagtitripan na? Yung, alimbawa, tulog na po kami mag-anak. Oo. Ang gagawin niya, aasarin yung mga anak ko. Siyempre, ako po, nakakaya sa kapitbahay, natutulong na po yung mga kamag-anak niya. Hindi ko naman po maano. Hindi, ginawa ko na lang po, ilang taon po ako nagtiis. At nakapag-isip-isip na rin po ako. Oo, minsan dito may taga ako, akay-akay ko po yung kahit-hating gabi. Tumatakbo kami, wag lang kami masaktan. Hindi, ang gagawin ko, pinabukasan po, nag-desisyon ako na, hiwalayan ko na po. Nakiusap sa akin yung tito niya na konsihal, na pagbigyan ko daw po ulit
At siya na pong bahala sa amin. Eh, hindi ko na po talaga kaya, sabi ko pong gano'n. Okay. Nasasaktan na po kasi ako, tsaka yung mga anak ko, nakikita nila kung paano ko saktan ng asawa ko. Umalis na po ako ng pusa noon. Hindi na po ako nagpaalam sa tito ng kunsihan. Mabalik po ako. Saan niyo po nakilala yung unang asawa? Dito lang po sa may Bakbakan, dati po ako nagtindera ng gulay. Sa lumang palengke po ng San Ildefonso, Bulacan. Gano'n po kayo katagal linigawan? Ano po? Dalawang buwan lang po. So, tapos inano ko na po sa sinatid ko na hanggang sa napangasawa ko na po siya. Oh. Tapos nalaman ko pala, may buntis na po palang isa, taga ron po sa Sumandig. Kumbaga, panganay po yung pangalawang panganay. May pangatlong panganay po. Bakit niyo ho sinagot siya? Ano pong nakita niyo sa kanya? Bakit napamahalo kayo sa mabait kanya? Mabait po. Mabait. At saka tinulungan niya rin po ako. Hinanapan niya po ako ng mapapasukan. Pumasok po ako. So 2 months, ano, pinakasalan na ho kayo? Hindi po kami kasal. Ah, so walang kasal-kasal. Ano na ho kagad? Sama na kayo kagad? Sama na po kami. Pagkatapos ho nung una, gano'n ho katagal yung pangalawa? 4 na taon po bago ko na ipapasama. Okay. So 4 na taon, tapos dumating po yung pangalawa? Opo. Opo. Saan nyo naman po siya nakilala? Callmate lang po yun. Callmate? Hindi ko po alam na magkamag-anak po pala sila. Paano naman po kayo naghiwalay ng pangalawa nga po? Iniwan ko na po kasi sinasaktan niya ako. Sinasaktan po kayo? Pinaginalaan po niya ako na siguro ako ay nakipag gano'n ang pasa asawa kong una. Pagod na pagod ka magtinda, alas 6 ka lalakad ng bahay, alauna, alas 12 ka dumarating ng galing baryo magsunong ng tinda lang po. Nasasabihin pa sa'yo, siguro ikaw nakikipagganunan ka sa asawa mo. Pagdating ko, lasing pa. Anong pakiramdam niyo, nanay, na pinag-iinalaan pa kayo sa kabila po ng kapaguran po niya sa trabaho? Siyempre po, masakit yun. Hindi po tama yung ginawa niya sa akin. Pinag-iinalaan mo kung ganun, nakita mo naman. Eh kasi ikaw eh, kung saan ka ikaw nagtinda. Natural, doon ang baryo natin, doon ako magtitinda. Andun eh kaya unang asawa mo. Uy, ano naman ka ako? Nung sinabi niya ho yun sa inyo, nag-ibang ruta po ba kayo? Opo, nag-iba po ako. So, hindi na ho siya nangiinala? Nangiinala pa rin po. Ba't eh ka pilipit panty mo? Siyempre makikihihi po ko, di ba? Pilipit? Paano napalipit ang panty niyo? Sabi niya, bakit pilipit? Eh, siyempre ka ako, nakiihi ako. Masama bang makiihi sa ibang lugar na kakilala mo? Sabi ko, ikaw ka ako. Palibasa ka ako, trabaho mo yan. Sa akin mo pinapasa. Ganon po sinasabi ko. Nay, nalulungkot ako sa mga bata. Eh, hindi naman po kami spread umuwi na Maynila eh. Kasi wala rin man pong hanap buhay doon. May magulang po ako. May sakit. May asawa rin po siyang iba. Misan umuwi kami doon. Sa labas kami natulog. Tapos nag-aaway pa po kami magkakapatid. Anak po ako sa una. Yung tatay ko po, may asawang iba. Pangalawa. Tapos nag-asawa pa po ng pangatlo. So kayo din po pala broken family na? Opo. Hindi naman po ako nagsisisi na nagkaroon ako ng mga anak na kahit po matitigas sa ulo, okay lang po sa akin. Basta gusto ko, andyan lang po lang sa akin. Ayoko po sila malayo sa akin. Kahit nahihirapan ako magpinda araw-araw. Gusto ko lang po sila mapag-aral na maayos. Gusto ko magkaroon kami ng sariling bahay na hindi na naungupahan. Minsan din po nahihirapan ako. May kaibigan po ko, sabi, tinutulungan kami sa pagkain. Binibigyan akong bigas, minsan binibigyan ako 100. Ayan, bili mo ng pagkain ng mga anak mo. Kinabukasan, iisipin ko sana naman kaya ako upuha. Sinasabi ko sa mga anak ko, magbigti na lang kaya ako para wala nang problema. Hindi ko lang sila iniisip. Huwag niyong sasabihin yan, Nay. Minsan natuturete na po utak ko. Kasalanan ho yun. Pagka nawala kayo, sino po yung mahirapan? Yung ngayon po, naiisip ko, kawawa ka ako mga anak ko, hindi ko alam kung saan kong iiwan. Iyak na si kuya. Eh, matitigas minsan ang mga ulo. Sabi ko, hindi nyo baka ako kung na ano, nahihirapan ako. Sino yung matigas ang ulo sa dalawa? Parehas po yan. Eh, minsan naman, tumitino, minsan hindi. Kuya, anong gusto sabihin kay nanay? Ba't umiyak si kuya? Anong gustong sabihin kay nanay? Sa minsan po, tinutulungan ako niyan. Tatrabaho po doon. Pag uwi dito, sabi ko, ba't may pera ka?
Nagtrabaho ko doon, mama eh. Binigyan niya ako ng 150, kanya 50, akin 100. Kuya, umiiyak ka ba dahil nahirapan si nanay? Oo. Naiyak ka ba dahil doon sa sinabi ni nanay na magbibigti siya? Oo. Kasi iiwan na daw kayo, no? Tignan niyo, nay. Gano'ng kasakit yung sinabi niyo sa kanila? Lab-lab mo si nanay? Opo. Nasasaktan kayo pagka nahirapan si nanay, di ba? Opo. Siyempre, tayo yung panganay. Dapat bantayan natin yung mga kapatid natin, no? Okay ba yun? Opo. Sa ngayon, nanay, pwede ko po bang malaman, ano po yung laman po ng puso niyo ngayon? Ano po yung gusto niyo sabihin sa akin? Sana po matulungan niyo po kami sa panggastos namin sa araw-araw. Pang negosyo, gusto ko po yung may sarili po kung nang hindi na po ako nag-aangkat ng gulay na o bukas na bayad ah, wala kasi akong pangbigay eh. Oh. Hindi ko naman po masabi sa inyo, gusto ko magkaroon ng sariling bayo, ala naman po kami lupa. Nay, baka meron po kayong gustong sabihin sa mga kinasama niyo ho dati? Eh, yung kinasama ko po ngayon, wala na po akong balak sambalikan. At sana po, huwag na rin po niya kami kulitin kasi nandyan lang din po. Mm-hmm. So, minsan po nangungulit pa? Opo. Tumatawag po sa akin na daling ko raw yung anak ko. Pinagbibigyan niyo po naman, siya? Hindi po. Eh, sa ayaw naman po pumunta ng bata. Mag-agawa po po sila. Kasi kung hindi po sa kanya lumaki, kumbaga isang taon niya po, bago niya po ito na. So yung sinasabi niyong pinagbibigyan, wala na po yun? Ay, wala po. Message po sa unang naging kinasama niyo po. Ano po yung gustong sabihin niyo po sa kanya? Kinasama ko po. Sana po, kung nakikinig man siya, sana tulungan niya naman ako kahit may pamilya na siya. Mga lalaki po, anak niya. Hindi ko naman po pinagdadamot sa kanya. Sana tulungan niya ako sa gastos o pagkain namin din eh. Okay lang kahit di mo ako bigyan ng pera, kahit mga anak mo na lang. Ano po kaya yung aral na pwede niyong ma-share sa mga makakapanood po ng kwento po ng buhay niyo? Sana doon sa mga kagaya ko na single parents, ilan man o anak niyo, sana po wag na kayo mag-asawa. Baka mamaya masahol pa po sa buisit na lalaki makuha niyo. Yun lang po suggestion ko sa mga single parents. Apo. So ngayon po, meron po kayong bigas? Meron po. Andun po, isang timba. Ayun po. Oh. Maliit lang po yun. Binili ko po. Kanina po may nagbigay sa amin isang kilo. Pwede ko makita? Oh, grabe. Linis talaga ng bahay nyo, nay. Patingin nga po, nay. Ang ganda, nay, yung bigas, no? Bigay po nung SK po sa amin. Gusto ko yung ano nyo, nay, malinis. Sabi nga ng aking idol, your maze ko, okay lang na maging mahirap, wag lang tayong dugyot. Opo. Kumusta po yung mga bata, yung mga pag-aaral po nila? Eto nga po eh, napag-aralan ko lang po, hanggang grade 6 lang po ako. Sa totoo po, yung module yun, wala po kong alam eh. Hindi po ako marunong mag-English. Math po hanggang plus at minus lang po ako. Alam niyo po, pinaano ko yung module niya doon sa mga kamag-anak ko ng hipag ko. Ito po sa kanila pinagagawa. Yun po yung hirap na yun, no? Mahirap po, kuya. Totoo lang. Ako nga, sabi ko, sa anak ako, yung buhay ko eh, umangat ng konti. Yun lang po pangarap ko, yung magkaroon namin ng sarili. Pamumuhay ng maayos. Lumaki man po sila. Eh kahit mawala man po ako, may sarili po silang titirahan. Wala ba kayong gustong pabili sa akin? Regalo. Anong regalo? Laruan. Laruan? Gusto mo laruan? Gaya ng anong laruan? Truck lang. Truck? Ano pa yan? Maliban sa truck, ano pang gusto? Damit? Opo. Si kuya, anong gusto? Gamit ko sa pag-aaral. Gamit sa pag-aaral. Ano yung kulang mo sa gamit sa pag-aaral? Lubos na po yung pupil ko. Lubos na yung pupil. Okay. Sige, pabibili tayo yung papel at saka yung truck? Opo. At saka yung damit? Opo. Okay. Si ate, ano yung gustong pabili sa akin? Sa pag-aaral. Yung ballpen at saka lapis.
Oh, yun. Gusto mo yun. Tsaka crayons. Anong kulay ng crayons sa ating gusto mo? Laruan. Oh, tsaka laruan. Hindi, yung crayons. Anong kulay ang gusto mo? Gusto mo? Pula? Puti? Anong kulay? Puti. Puti. At tsaka anong kulay? Puti. Ay, puti ulit. Okay. Nay, kaya po nandito po ako. Kasi yung kahilingan nyo na yung pampuhunan, may bigay ko, no? Mm-mm. Kasi meron po tayong mga kababayan na nagtitiwala po sa akin. So, tanggapin nyo po muna yung pagmamahal ko, yung 5,000, nanay. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos po, ibibigay ko sa inyo yung padala po ni Tita Tess B. Resurrection and Poong Lee, 7,077. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Anong masasabi, Nay? Sa nagbigay po nito, maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Makakabili na po ako ng mga gulay na gusto ko itinda sa araw-araw. Kuya, sa inyo rin po maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Apo. Kagustuhan po o kaparaanan po ng ating Diyos kung bakit po kami nandito, no? Mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Diyos. Lalong-lalo na po itong mga bata, no? At sana po makatulong po yan sa pang-araw-araw po na hanap buhay po nyo. Kasi gusto po namin, hindi lang po ako, pati po yung mga kababayan po natin, hindi siya malaki pero alam namin na makakatulong po siya sa hanap buhay po natin, no? Maraming maraming salamat po sa tulong nyo sa amin. Hindi ko po akalain na magkakaroon kami ng magnegosyo po po. At pagyamanin po natin at ako po yung nagpapasalamat. At maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Opo. Welcome, nanay. Mahal po namin kayo kung sana kaya ako kami nandi. Sana po kayo magsawang tumulong sa amin kung sino man po natulungan yung may hirap. Opo. At kaligayahan po ng aking puso na makapag-abot po kami ng panibagong pag-asa po sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po sa mga bata. Gusto ko, nanay, kahit yung 1,000 lang o 2,000, mabilan nyo ng gatas, tsaka yung truck, kasi nadudurog po yung puso ko pagka bata po yung pinag-uusapan. Pakatatag lang po tayo, no? At kuya, bibili na yung truck mo, tapos yung gatas, tapos yung damit, tapos si kuya yung gamit sa school. Opo. Tapos si ate bibili na yung crayons. No. Pwede ko bang makita ang pag-kiss kay nanay? Sige na. Kiss nyo sa nanay? Para matanggal yung pagod ni nanay. Si kuya, kiss yung nanay? Kiss yung nanay? Kiss mo si mama. Sa lahat po ng nagmamahal, sumusuporta, maraming maraming salamat po, no? Thank you, Lord, sa inyo pong wala pong sawang pagkapay, pagmamahal sa mga kababayan po namin. At bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng inyo pong pagmamahal sa mga kababayan po natin, no? Mali guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos, ingat po kayo lagi, mahal po namin kayo.